ngayon, dumating na yung mga parapernalia natin para sa motovlogging. So, this time ma-unbox natin, order natin sa Shopee, yung helmet mount, helmet camera mount, tapos itong mount para sa ating GoPro, and then yung extra battery natin, yung charger, Teles hindi ng brand. Pumuli tayo ng microphone pero hindi ko siya dumadating, hindi yung naunang dumating. So, ito para sa helmet natin. Then yung Telesin na charger with two extra battery. Then yung Lancy version 2 na multi-purpose siya, pwede siya pang vlog na hindi nakakabit sa helmet, and then pwede rin siya mount sa helmet. Okay. So may isa pang dumating dito, yung mic adapter natin para sa GoPro, kasi sabay dapat yung tatlo eh, kaso naunang dumating tong dalawa, so ito nagutaw sa presyo kasi mahal pala na ito. Pero currently yung gamit natin GoPro Hero 5, in-arm lang natin, at least yung mga accessories na to prepared na para sa GoPro pag bumili tayo sa susunod. So open natin, unahin natin to. So unahin natin to kasi bala ko agad i-mount yung microphone natin. Yung mic kasi ako dito na para dito. Ito. Yung Boya BY-MM1. So gamit ko na to before. So try natin ilagay ito, and then para mas maayos natin yung sound quality, kasi medyo mabilis sound quality na itong stock na ano sa GoPro. Kailangan external mic talaga. Dito naman lalagay natin yung ating adapter para sa mic. So, audio test agad natin siya pagka bukas natin ito. So, ito yung mga essentials pagka gusto yung mag-moto vlog. Ito lang siya guys, for 3,000 something to. Ayan, ito siya guys. Tuso ko lang ito dito. Ah, okay. So, dito siya ipapasok. So ngayon guys, sinubukan ko na ikabit yung adapter. Ito, tagalan ako. Nalagay ko na to. Currently ito yung gamit natin. And then nakakabit na din yung microphone. Ang problema is yung cable na gamit ko kasi hindi para dito sa GoPro. So nakapasok naman siya as mic, sa mic adapter. Ang problema, iba yung ginagamit na kinakabit na audio jack para sa GoPro. Meron kasi ako neto, yung para sa camera. Ito kasi is para sa ano to, microphone to smartphone. Ito yung gamit ko sa mic na nakakabit dito, pero hindi siya yung active ngayon. Yung active dito ngayon is yung GoPro mic, yung built-in niya. So tinry ko na iba't ibang way, hindi ko siya mapagana. So kailangan ko kumuha ng audio jack adapter ng ganito, na para talaga sa camera. So unbox na lang natin tong Telesin na charger na may battery na dalawa. Lalagay ko sa description kung saan ko siya in order at kung magkano. So check natin. Ito yung charger adapter niya. So, pasensya na kayo guys sa sound. Dahil hindi ganun kaganda, dahil built-in lang itong gamit natin. So, pag dumating yung isang mic, mas makapag-record tayo na maayos. Better quality. So, ito siya, yung box niya. Open natin. And then, yung kasama ng charger. So, nakita ko itong sa Telesin. Ayan. Worth 900 something lang ito eh. Ayan, may dalawang battery na. Kaya may charger ka pa. So, ayan. Kabit natin yan dito. Ah, nakaganito siya. Ayan. So, ganito setup niya. Alright. Ayan. Ayan. So, pwede yung takpan habang nagcha-charge. So, ito is yung ayan, helmet strap mount. Telesin din ang brand na kinuha natin. Ayan, J-hook. Siyempre, susubukan din natin ito i-mount sa ating helmet. Ayan siya guys. So, ito yung J-hook na kasama niya. Ayan. Sabi natin ito. Ayan siya. So, ayan. Hindi ko pa alam paano ito ikabit. So, check natin kung ano ko lang yung helmet. So, ganito. Ito yung taas. Ipasok natin ng pagano, no? So, ayan. Nakabit na nga natin. After ilang minuto. Hirapan ako dun, ah. So, ito. Kakabit natin dito. Ayan. Ayan. Tapos mamunta natin yung camera dito.
1,000 years later. So at ito na guys, dumating na yung ating microphone. Hinihintay nating microphone. Yan, susubukan na natin yung microphone dito sa ating GoPro Hero 5. So at ito na nga siya, Boya LM20. Then syempre te-testing natin kung ano yung sound niya pagka nakakabit na dito. Ay, compare na lang natin siya mamaya. So ayan, kasama niya sticker, instruction, warranty card, silica. And then ito na siya. So sa tingin ko hindi naman natin ito magagamit based sa makita ko sa ibang reviews. Kakabit natin siya sa helmet pero kailangan muna natin tanggalin ito siguro. Itong clip na ito. Ayan, yun siya guys. Ayan, mic test 1, 2, 3. Compare natin yung sound niya compare sa kanina. Currently gamit natin is yung Boya BY-LM20. Ayan, kanina yung built-in microphone ng gamit natin ng GoPro Hero 5. And then currently ang gamit nating microphone is yung LM20 na. Ayan, magkakaroon tayo ng test drive mamaya. You will see, let's go. So ayan guys, masusubukan na natin itong microphone. Itong ating in-order na Boya LM20. So ngayon, gabi na naman natin ginamit itong ating 300SR. Sakay na. Wala pa yung ating ORCR. Kasi on process pa din, kakakuha lang natin sa kasa. So tingnan natin kung ano yung sound quality niya pag while nagda-drive. Kinlip ko lang siya dito sa mount ng ating camera. So ngayon papunta kami sa shop namin para bisitahin. And hindi ko na tinanggal yung clip niya kasi nga dahil naka-strap mount tayo para sa GoPro. Kinlip ko na lang siya dun mismo. So mismo nasa harap siya ng bunga nga ako ngayon. Tingnan natin, naka-open visor din ako. Hindi ko alam kung mahangin siya or sakto lang. Hindi ko na tinanggal yung foam niya eh. Kasi parang masyado sensitive din yung microphone. Ayan. Alabas na tayo ng subdivision. So sana marilis na din yung ORCR natin. Kasi ang sabi sa akin, 1 to 2 months daw. Sana mas maaga siya dumating para masubukan na natin kahit papano ng medyo malayo-layo ng ride yung ating 300SR. So yun na nga, yung unang gamit natin ito ng 300SR, talagang una tigasan ako sa shifter na inibago ako masyadong ang laki ng changes kasi nga galing ako sa automatic. Uy, may aso. Naku. Pero continuous na gamit ko for almost 2 weeks na ngayon. Okay na siya. Wala na siyang problema. Hindi na ako nahihirapan sarap niya na gamitin. Siguro dahil nasanay lang ako sa automatic. Wala nang katao-tao kasi nala-stress na ng madaling araw ngayon. Almost 4 a.m. So hanggang 5 a.m. kasi yung shop namin. Kaya madaling araw na kayo pupunta. Para hindi na rin mainit after ng mga ibang mga ginagawa. Kaya naka-eco mode lang tayo kasi chill ride lang naman tayo. Saka malapit lang naman. Malapit na tayo sa Haro Plaza. Transition natin sa sport mode yan. Para mas maangas. So yung kanina, tinesting ko naman itong microphone. Kaya nakita ko, narinig ko, sobrang solid na ng sound quality. Ibang-iba talaga dun sa sa stock lang. Yung kuyog, dinig na dinig dun sa pag walang external mic eh. Para sabog na sabog yung tunog. So ngayon, solid na siya. All good na. Prepared na tayo. Pwedeng-pwede na tayong tumabak sa maikling rides. Hindi ko alam kung malinaw nyo ba nakikita yung dinadaanan natin. Kasi parang madilim eh. Welcome to Iloilo, guys. Malapit na kami sa shop namin. Taang bisita lang. Kamustahin yung mga yung status ng shop namin, mga tao namin. So, ayan. Dito na tayo. So, park muna tayo. Sana okay yung sound quality mamaya pagka nakopy ko na yung file. Alright. So, itakit ulit mamaya. Ayan. Pogi talaga ng SR, oh. Muna kami. Sige. Punta muna tayo sa Cafe Soul bago umuwi. Tour ko muna kayo ng onti dito sa Iloilo pag madaling araw. Sinisipon ako ng lamig. So sana mamaya maganda yung kalabasan ng audio natin. Pero based naman sa experience ko kasi pangalawang Boya mic ko na to.
Yung isa is yung vlogging microphone na sinusubukan ko sana last time, kaso iba yung cable ko eh. TRRS kasi yung end nun, so hindi siya ano, hindi siya gumagana dito sa mic adapter ng GoPro Hero 5 natin. Naku po, gulat naman ako dun. So itong Boya LM20 kasi TRS yung end niya, so detected na siya. Yung kinaibahan ng TRRS sa TRS is yung TRRS is yung tatlo yung guhit doon sa audio jack, and then yung TRS naman is dalawa lang. Mapansin niyo yan sa mga ano, mostly yung tatlong guhit dun yun sa mga phone, sa computer. Yan. Then yung TRS sa mga ano, mga camera na katulad ng GoPro, mga DSLR, mga mirrorless camera. Yan. Yung mga dalawang guhit, which is yung TRS. Kaya napasit ako nakaraan, nagtataka ako bakit ka ako ayaw gumana nung ano, nung isa kong cable. Yung pala ano siya, dahil TRRS. So nahirapan ako mag-search. Pero yan, dumating na tong ano natin, LM20. Naku, napakalamig din. Napakalamig. At pa yung dalawang jacket, nanginginig yung buhang ako. So ito yung ano, yung SMCT Iloilo, guys. Yan, dito marami ng tao kasi meron nanditong opisina sa left side, call center. Then may 7-Eleven. Doon tayo pupunta sa unahan. Yan, yan yung SM Strata. Taas. Ito SMCT Iloilo. Then, dyan tayo bibili ng ano nga yun? Yung ano, no? Fish bread. Yan, bibili tayo ng fish bread dito. Lipat ako dun. Lipat ako dun sa ano. Kasi baka hindi pwede mag-parking dun eh. Parang uyog ng helmet ko. Hindi kasi nakastrap eh. Dito tayo mag-park. Yan. Para madali lang lumabas mamaya. Alright. Ito na ulit ang ating SR. Let's go home na muna. So dahil tapos na tayo sa mga ginawa natin ngayon, it's time to go home na. Napakalamig, dapat ng jacket ako. Naku, sobrang lamig mga papi. Hindi na ako mag-t-shirt sa susunod. Daan-daan daw tayo. Oh, si kay BJ yun oh. Ay! Natid niya si AMG. Actually, sarap mag-motor ng ganitong oras. Pero sana naka-jacket lang talaga tayo. Dito siya ng tubig. Stop over tayo ulit dito. 7-11 muna tayo mga papi. Eh, baba ka na muna. So, hintay-hintayin na natin siya kasi bibili siya ng tubig. So far, sobrang ano, sobrang satisfied ako sa pagkuha na ito. Walang halong pagsisisi. So, medyo malaki nga lang yung adjustment kasi nga sanay ako sa automatic na motor, which is yung gamit ko last time is yung NMAX. Kasi last time ko pa talaga gustong kunan ng video to. Problema. Ayun na kayo, unang video natin.
And then kaso ang pangit na sound quality, gawa nga ng built-in mic lang ng GoPro yung gamit natin. So this time dahil may microphone tayo, makapagsalita na tayo na maayos. So next time sana makasama din tayo sa mga thumb bike ng mga naka 300SR. Minsan kasi may mga thumb bike sila na ano, hapon takot ako lumabas, machempohan kasi ng LTU eh, matakot, laki din ang penalty nun. Yun, so advice nila sa akin, tamang ingat-ingat lang muna. At least pagka nakuha na natin yung RCR, magkakaroon tayo ng kumpiyansang ano, magkakaroon na tayo ng kumpiyansang lumabas-labas. So i-short ride agad natin siya once na makuha natin yung RCR. Time check tayo. It's 4:57 AM. Nako, puyat na naman. Puyat na naman kami. Tugol naman nun, tubig lang bibili nun. So dito, wala pa tayong nagagawang additional or changes. So siguro yung unang-una natin papagawa is yung ano, yung extension na itong tapalodo sa harapan. Kasi bitin eh, hindi aabot dun sa may ano, hindi natatakpan yung radiator niya. So lahat tumatalsik. Tingin na dinig ko pag tumatama sa may kanyang radiator. At tayo na mag-neutral na ito. Ayan, huwi na talaga kami for sure. Matay. So yan, flat foot tayo pag may angkas. Okay na. Sobrang ano, sobrang baba niya pag may angkas. Unahin muna natin to. Eh, no, umiilaw naman. Pwede, testing ko eh. Oo. Tara. Uwi na kami. Oo. Una na kami dun. Sige. Uy. Eh, nakasalubong namin yung mga tao namin. Dala nila yung bike, nirang kasi nila may pupuntahan sila. Yan na, nakikita na natin yung ano, lapit na sumikat yung araw. Susunod, isasama ko kayo guys sa mga magandang lugar na puntahan dito sa Iloilo. Yun yung mga magiging ano natin siguro, mga short rides natin, yung mga malalapit lang muna. Kasi wala pa tayong riding gears na ano eh, na solid para sa long ride. So tamang ano muna tayo, chill rides lang. Kaya habang ginagamay pa natin tong 300SR, yung madalas nangalay sa akin is yung ano eh, madalas nangalay sa akin is yung kaliwa. Siguro naninibago talaga ako sa clutch. Dito lagi may aso dito, buti wala nang aso. Pero minsan natatimingan kami may aso dun eh, nahabol kami, pusang gala. Nakakalambot ng tuhod. Ayun na, liwanag na di. Mag-alas 6 na. Sobrang liwanag na. Kala mo nag long ride tayo ah. Yan, unti-unti na lang. Nandun na tayo sa bahay. Almost 2 weeks. Ang natatakbo pa lang natin is 177 km. Alright, andito na tayo. Buksan mo muna. Paliwanag naman eh. Wala na yan. Ang sawa ko, takot sa palaka. Ayun na. Kitang-kita ka sa camera, dear. Kaya lang, ako na nga magbubukas. Ayan siya, takot na takot, oh. Sasakay pa yan dito kasi parang hindi niya madaanan yung mga palaka. Tara, ayan. Oh, tara na. Ay, huwag ka. Daan-daan lang. Matumba tayo. Grabe naman, palaka lang. Ayan, naririnig niyo. Takot na takot. Alright. Dito lang, dito lang. Doon daw ako mag-park. Eh palaka kasi. Yung kasi mag-park dito kasi lumulubog eh. Alright. Dito na tayo. Puha mo ng bato. Para hindi lumubog yung ating side stand. Ayan. Dito ako nagpa-parking. Nalagyan ko talaga ng bato para hindi dire-diretso yung lubog. Ito na yung mga kasama natin dito. So that's it guys. At the workstation natin. So kita kita sa next vlog. Thank you so much.